Sa another episode natin ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa new generation natin ngayon, I'm sure may ilan sa inyo na hindi alam kung ano ba yung history ng Abinida. Pero dun sa mga kababayan natin na talagang sinilang from 1958 up to 1980s o 1970s, I'm sure alam na alam nyo kung ano yung dating buhay ng Rizal Avenue, Abinida. Kaya dito sa bago nating episode, hayaan nyo kong ikwento sa inyo ang history ng Abinida, Rizal Avenue. Panoorin nyo to. Sa bawat bayan dito sa ating bansa, makakakita ka ng mga kalye at kalsada na ipinangalan kay Dr. Jose Rizal. Sa lungsod ng Maynila, ang Rizal Avenue o simpleng Avenida ay halos main street ng bansa bago pumalit ang LRT Line 1 at bago ang pagtaas ng Green Hills at Ayala Makati na kalaunan ay isang malaking dagundong dahil tuluyang nawala ang dating mayamang kalye na nooy halos hindi natutulog. Hindi kasing flashy ng kalapit na Escoltay Street, pero ang Avenida ay may sariling buhay at energy na dinadagsa ng maraming tao dahil ito ang sentro ng pamilihan at ng mga moviegoers. It started out being built in 1911 by combining two streets, Calle Dulumbayan, meaning edge of town, and Calle Salcedo. It grew to be the longest street in Manila prior to the EDSA being built. Back then, it stretched from Carriedo past Mambang Street and San Lazaro through Grace Park, Caloocan. It is now part of the Pan-Philippine Highway. Wala pang isang kilometro ang haba ng mga commercial, entertainment at leisure strip ng Avenida, kahit pagkatapos ng World War II. Ngunit puno ito ng mga tindahan, sinihan, restaurants at sidewalk stalls. Malinaw na tinulungan ng Avenida ang masa dahil mabababa ang presyo at hindi kailanman intimidating ang mga tindahan kumpara sa elitist na eskolta at mas kaswal ang kapaligiran. Nalinya ito sa napakaraming mga sinihan na mga kahangahangang arkitektura, mga sikat na tindahan tulad ng Otis, Shoe Mart, Good Earth Emporium, Manila COD at marami pang iba. In the early 1970s, you could divide Avenida into two territories. The left side facing Odeon was dominated by personal products like shoes, jewelries, cosmetics, as well as bookstores. Opposite that, one would find hardwares, optical shops, sports and athletic supply stores. Both sides were littered with stalls that sold anything from used Playboy magazines and one-man service center offering shoe repair, key duplications, rubber stamp and dry seal making. Narito ang ilan sa mga sikat na istruktura na matatagpuan noon at mga istruktura na natitira na lamang sa kahabaan ng Rizal Avenue. Manila Grand Opera House. The Manila Grand Opera House was built in the mid-19th century. Ang makasaysayang Manila Grand Opera ay matatagpuan sa Avenida Rizal at dito pinasinayaan ang First Philippine Assembly noong October 16, 1907. Isang hotel na may parehong pangalan na nakatayo pa rin ngayon sa orihinal na lugar.
Okay guys, so nandito nga tayo sa LRT Carriedo Station, no? Ayan, dito nga sa Avenida. Tapos ito yung Carriedo papunta ng Quiapo Church. Ay, makita nyo, daming tao. Lalo na dun sa dulo, sa may simbahan. Ayan, sa mga kababayan natin na mamamasyal dito. Guys, ingat-ingat kayo, ah. Ayan. Okay, so nandito nga tayo sa Rizal Avenue. Itong LRT na to, Doroteos Station. Eh, nandito yung Grand Opera House. Ito na yung bagong Grand Opera. Ayan. Ideal Theater. Built in the last quarter of 1910, the old wooden Ideal Theater was founded by five Manila families, the Roseses, Tuasons, Teoticos, Gidotes, and Basas. Ang Ideal Theater ay kayang umukupa ng 400 na manonood, with tickets at 20 centavos for the orchestra and 40 centavos for the balcony. The Ideal Theater became known for its international offering, beginning with Exodus and French production. It also showed Italian and American made film of Fox, Universal and famous player that were hits with moviegoers. Idinisenyo ito ng national artist na si Pablo Antonio, who gave it a distinct Art Deco look. The theater was closed in the 1970s, then was demolished to make way for the LRT Line 1 in the 1980s. The State Theater. Itinayo taong 1935 sa kahabaan ng Rizal Avenue at Bustos Street kung saan matatagpuan ang State Theater na idinisenyo ng national artist na si Juan Nakpil. Ginawa ito sa modernong estilo ng Art Deco. Nagdusa ito ng ilang pinsala sa panahon ng World War II at muling itinayo noong 1946 na may 1,000 mahigit na seating capacity. Huminto ang operasyon nito noong 1990s at ganap na giniba noong 2001. Ang Emerald Circle, isang maliit na mall, ay nakatayo ngayon sa lokasyong ito. Ayan, so meron lang ako ipa-flash na photo dito sa screen ninyo. Ayan, so yan yung State Theater. And ulitin ko lang, ito yung Bustos Street. Ayan, lakad tayo doon. So yung Emerald Circle na yon, diyan nakatayo yung State Theater. At tayo. So ulitin ko lang, nandito nga tayo sa Bustos Street. And diyan nakatayo yung State Theater kung saan naroroon ang Emerald Circle. Okay, so yan yung Emerald Circle. Eh, pasensya na kayo, medyo nanginginig yung kamay natin kasi cellphone lang yung gamit kong pang video dito sa ginagawa nating video na ngayon. The Avenue Theater. Idinisenyo ng national artist na si Juan Nakpil sa isang estilo ng Art Deco. Isang high-rise building na inilungsad taong 1939 na pinangunahan ng dating presidente ng bansa na si Manuel L. Quezon. Nasira ito noong World War II and was rebuilt in 1946. The air-conditioned building was known for its first-run Paramount and RKO radio pictures.
In 2007, the Avenue Theater was torn down and converted into a parking lot. Dito sa lugar na ito, ayan, tinatayuan na siya ng condominium. Hindi natin masyadong masilayin yung mga building kasi may LRT. Okay, Gonzalo Puyat na ito, guys. Ayan, Raon. Ayan, Avenida na tayo. Ayan, ito Ron Kilioy Street. Okay, Ron Kilio. The Kapitan Pepe Building. Ang Kapitan Pepe Building ay ipinangalan kay Don Jose Pepe de Leon, isang municipal captain ng San Miguel de Mayumo, Bulacan noong 1892. Si Don Jose o Kapitan Pepe ay ikinasal kay Doña Narcisa Buencamino, na kilala bilang Doña Sisang na nagtatag ng LDN Pictures at ang Grand Old Lady of the Philippine Movies. Ang gusali ng Kapitan Pepe ay idinisenyo ng National Artist of the Architecture na si Juan Nakpil. Ang pagtatayo ng gusali ay nagsimula noong unang bahagi ng 1930s at natapos noong 1938, 4 taon bago ang pagpanaw ni Kapitan Pepe. Okay, so nandito nga tayo sa CM Recto. Ayan, ito, CM Recto. Tapos, yung nasa harapan natin, yan yung Pepe Building. Ayan, buhay na buhay pa din, ano? Okay, so ito pa rin yung Don Pepe Building. The Odeon Theater. Sa Recto Avenue at Avenida, nakatayo ang dating malawak na Odeon Theater na inilungsad taong 1960s. Sa kasagsagan nito, isa ito sa malaking theater sa bansa. Ang ganap na naka-air-conditioned theater, karamihan ay nagpalabas ng mga pelikulang United Artists. Ang Odeon Theater ay giniba taong 1980s upang bigyang daan ang isang mall na nakaugnay sa Doroteo Jose Station, ang LRT Line 1 Walkway, ang Odeon Terminal. Okay, so yan yung Pepe Building. Ito pa rin yung Rizal Avenue, CM Recto. Sa kabila yan yung Odeon Theater, Odeon Terminal. Okay, so ito yung Odeon Terminal. Ayan, madalas tayo dito. Schumart 1958. Isa sa mga pangunahing mall ng Pilipinas. Ang Schumart ay nagsimula bilang tindahan ng mga sapatos na itinatag ng visionary entrepreneur na si Henry C. Senior. Marami na siyang pinasok na mga negosyo, ngunit hindi siya nagtagumpay.
Ang tindahan ng sapatos na kanyang inilalagay sa maliit na espasyo sa 431 Rizal Avenue noong Oktobre 1958. Ang hindi pangkaraniwang merchandising display, ang shoe mart ni Henry C. ay kakaiba sa lahat. Ang mga sapatos ay maraming iba't ibang sizes para sa buong pamilya. Taong 1972, inilungsad ang kauna-unahang SM, ang SM Clearance Center sa Quiapo. Ito ay naging matagumpay dahil ang one-stop department store chain na nag-aalok ng kabuuang karanasan sa pamimili na hindi katulad ng iba. Sabi nga niya, "We have it all for you." Good Earth Emporium. Ang una sa pinakamalaking department store sa kahabaan ng avenida ay ang limang palapag na Good Earth Emporium, na itinayo ni Lim Caping at mga kasosyo sa isang gusaling inupahan ng Roses Reyes Realty Incorporation. Matatagpuan sa kanto ng avenida at Bustos Street. Sikat ang Good Earth noon para sa mga ready-to-wear na mga damit, personal na mga accessories, mga laruan, athletic supplies at iba pang mga items na makikita mo lamang dito. Lubhang naapektuhan ng pagbabago dahil nag-iba na din ang kagustuhan ng mga mamimili. At dahil na rin sa pagtatayo ng bagong LRT Line 1. Tumanggap na lang ang Good Earth Emporium ng iba pang mga in-house na commercial na tindahan, isa na dyan ang Robinson Supermarket, kaya pinalitan ang pangalan bilang Good Earth Plaza. Alam nyo guys, taong 1999, yun yung salpa ko dito sa Maynila hanggang 2009. So during that time, nung bago lang ako dito sa Maynila, grabe takot na takot ako dito sa Rizal Avenue, dito sa Avenida. Kasi ang gulo-gulo. Pero nung sumapit ang 2021, ayan, gumanda na dito sa ano, sa kahabaan ng Rizal Avenue, most especially itong ano, Avenida. Ayan, mas maluwag na siya ngayon kumpara dati. Ayan. So dito nakatayo yung ano guys, Good Earth Emporium. Ayan dyan. Alam ko may bago ng Good Earth Emporium eh. Ayun, Good Earth Plaza guys. Ayan. Ayan, Good Earth Plaza. Kung saan nakatayo ang dating Good Earth Emporium dito nga sa Avenida. Alemar's Bookstore. Ang isa sa mga pangunahing tindahan ng mga gamit sa paaralan at mga libro ay nagsimula bilang isang tindahan sa isang lamesa lamang noong 1945. Pag-aari ito ng mag-asawang Dr. Ernesto at Alegria Sibal. Nagpasya ang mag-asawa na itayo ang kanilang pangunahing tindahan sa Avenida at tinawag ang kanilang tindahan na Alemar's. Hango sa pangalan ng ginang na si Alegria at ang unang ibinigay na pangalan sa anak na babae na si Maria. Ang Alemar's ay ang pinakamalaki at pinakamodernong bookstore sa Avenida. Noong dekada 50s at 60s, nagkaroon din sila ng branches sa Ermita, Recto, Quezon City at Makati. Dahil sa mas agresibong kompetisyon mula sa National Bookstore ay hindi na ito tinangkilik. Kaya nagdesisyon ang mag-asawang bumalik na lamang sa United States. Kaya't pagsapit ng taong 1980s, tuluyang isinara ang Alemar's Bookstore. Okay, so ulitin ko lang, yan yung CM Recto, nandito pa rin tayo sa Rizal Avenue. And then eto pa rin yung Don Pepe Building. Tapos yung Alemar, ayun, nandun pa rin yung kanilang logo.
guys, hindi pa rin nawawala yung logo ng Alemars. Dito nga yan sa ano, kahabaan ng Rizal Avenue. Ayan. Grabe oh, kita nyo. Okay, so ito yung dating store ng Alemars. Ayan. Dito sila dati. Ayan, pero ngayon, syempre empty na siya. The Galaxy Theater. Ang Galaxy Theater ay isa sa ilang nabubuhay na gusali na idinisenyo ng national artist na si Pablo Antonio Sr. Ito ay may disenyong art modern, isang estilong arkitektura na nabuo noong 1930s kasama ng art deco. Noong dekada 1950s at 1960s, ang mga ganitong disenyo ay bilang sagot sa America's Hollywood and Broadway. Okay, so karyedo na ito guys. Ayan, Plaza Lacson na yan. Tapos yan yung Plaza Fair. Dito nakatayo yung dating Isitan dito sa part na to. Nung wala pa itong LRT. Pero ang Isitan, ayan, minove siya dito sa side na to. Kaya nawala na siya dito sa mismong avenida. Tell you every day I'll never be the same because of you I'm changed
for the better, and I just can't explain what you've done to me. I'll never be the same.